Okay mga tol, ang i-share ko sa inyo ngayon, ang ituturo ko sa inyo ay kung paano i-layout to dito sa Silhouette Studio kami yun, itong gantong design. Ang tawag sa ganito ay monogram. So ipakikita ko sa inyo kung paano ko siya ginagawa sa pinakasimpleng paraan. Mabilis lang siyang gawin mga tol. So una, punta kayo kay Google, type nyo monogram font. So ang lalabas dapat dyan ay itong fancy initial fonts. I-click nyo lang siya, tapos ito na yung lalabas. Ang ita-download nyo ay itong monogramos. Ito. Click nyo lang yung download. Tapos pagkatapos, i-install nyo lang to, itong font na to. Install nyo lang siya dyan sa computer nyo para magamit nyo siya. At syempre doon sa mga bago, yung mga hindi pa nakakapag-subscribe, mag-subscribe na kayo. Search nyo lang Warm Carubio. Yan. Enter. Tapos click nyo lang to, tong channel ko. Tapos mag-subscribe kayo. Click nyo yung subscribe, tapos huwag nyo kalimutan i-click tong bell na to. Tapos piliin nyo tong all para ma-update kayo sa susunod na mga i-upload ko ng ganitong klaseng mga tutorial. Tapos tignan nyo na rin sa mga bago, click nyo yung mga videos, marami na rin ako nagawang mga videos dito, baka makatulong sa inyo yan mga yan. Buksan lang natin si Silhouette Studio. Okay mga tol, ganito type tayo o halimbawa yung initial ko na lang W M tsaka C. Lakihin natin. Tapos next, click nyo siya, palitan natin ng font. Type nyo yung dinownload natin na font. Yan, yung monogramos. Click enter lang. Yan, yan na siya. Lakihin ko lang para makita nyo. Okay mga tol, pakikita ko sa inyo kung paano ko siya ginagawa ng mabilisan lang. Click nyo, right click, tapos ungroup para maghiwa-hiwalay na silang tatlo. Tapos click nyo to, right click, release compound path. Tapos click nyo to, itong W, yan, yung tatlong yan. Palitan natin siya ng kulay na itong black, pwede na to. Tapos ito rin, right click, release compound path. Select din natin silang tatlo, itong letter M. Palitan natin ng kulay. Ito rin sa kabila, release compound path. Baka nagtataka kayo mga tol kung bakit ko siya pinapalitan pa ng kulay ng iba't ibang klase. Eh dahil para hindi tayo malito mamaya kung alin yung tatanggalin natin ng mga letra. So ganito, group ulit natin, select all, right click, group, ito din, right click, group, ito din, right click, group. So ito na mga tol, ito na yung pinaka technique na ginagawa ko. Select all natin sila, tapos punta kayo dito sa may center, center align para ma-center natin silang tatlo. Click, click din to. So ayan na mga tol, nasa gitna lang silang lahat. So ito mga tol, tignan nyo ha. Una, right click tong dilaw, ungroup. So naka-ungroup na silang lahat, pwede nyo na siyang tanggal-tanggalin. So ang tanggalin natin itong nasa unahan
sa kaliwa, delete. Sa gitna rin, delete. Iwan natin tong letter C dito sa dulo. Tapos, ganun din dito. Click nyo yung kulay blue, yung letter M. Right click. Ungroup din. Tanggalin din natin tong nasa unahan na M. Delete. Tsaka tong nasa dulo na M na kulay blue. Delete. So, ganito rin, ganun din dito sa kulay itim na W. Ungroup. Sa gitna. Click nyo tong gitna. Delete. Tsaka tong dulo. Delete. Nasundan nyo ba mga tol? Yan. Select all lang din natin. Copy. Tapos, itong una, select all. Right click. Make compound path. Yan, ganyan nangyayari sa kanya. Click nyo to. Change color. Kahit anong color na gusto nyo. Yan. So, may isang logo ka na. May isang layout ka na. Na ganito yung style. Select all ulit to natin itong isa. Duplicate ulit natin. So, itong isang to. Right click ulit. Oh, okay. Select all. Right click. May compound path din. Tapos click nyo ulit. Right click. Release naman din ulit. So, select nyo to. Itong mga letters na to. Palitan nyo yung kulay. Blue. Yan. So, nagkaroon ka na ng dalawang klase ng layout ng monogram. Para kung may client kayo, customer, meron siyang pagpipilian kung anong layout ang gusto niyo. Ano yung layout na matitripan niya. So, itong kabila, ganun din. Right click. May compound path din. Right click. Release compound path. Tapos, piliin nyo rin yung mga kulay. Ayan. Tapos, filter natin. Dilaw naman. So, kung gusto niyo ni customer o ni client na may pangalan, pwede rin naman. Type lang tayo. Warren Parubio. Ano natin kulay na itim na lang. Yan. Change natin yung font. Okay. Double click sa font para lumabas tong ganito. Lagay lang natin. Yan. Post. Warm Parubio. Kayo, depende sa inyo. Depende sa project nyo. Kung anong gusto nyo. O kung ano yung ilalagay nyo. Sa ngayon, pinakikita ko lang sa inyo kung paano design ng gantong klase ng mga logo. Yan. So, ito naman, itong sa dulo. Pwede nyo rin itong tanggalin. Itong bilog na to. Delete na lang. So, ayan na mga tol. Ganun lang kadali siyang gawin. Kailangan nyo lang talaga mag-download ng font, yung monogram font. Tapos, himay-himay nyo lang, sundan nyo lang din itong ginawa ko. Kung paano natin siya napagsama-sama para maging ganyan siya na design. So, sana may naishare ako sa inyong bago ulit na kaalaman, lalo na sa mga bago. Subscribe na kayo. Click nyo talaga yung notification bell para ma-update kayo sa mga susunod pang video na i-upload ko. So, paano mga tol? Hanggang dito na lang. Sana meron akong na-share sa inyong bagong kaalaman. Kahit konti lang, masaya na ako ron. Kita-kits tayo sa mga susunod na video. Ingat tayo palagi. Ako nga ulit si Warren Parubio ng Revancy Graphics. Peace!